yang besar bersama Atma yang bernama Pichi-Pichi. Sa ito lang po yung mga gagamitin natin. So kailangan po natin ng 1 kilong kamuting kahoy o kasawa. Ito po'y babalatan natin at pagkatapos balatan ay hugas. At ngayon naman po ay gagagaring po natin ito. So gagamit po ako dito ng grater ng cheese. Pero kung mayroon po kayong paraan para gagarin ng ating kasama ay gawin niyo po yung ways niyo po. So yung iba po kasi gumagamit ng processor. Pero ito lang po yung available ko. So ito na lang po yung gagamitin ko. Okay, so gagarin po natin ito ng ganito. Mas maganda po mga mamis kung yung nabili niyo po na kamuting kahoy ay yung kulay puti. Tapos po, malambot lang siya. Kumbaga, hindi pa siya ganang magulang. So, after po natin gagarin ng ating kasama, tayo po ay magpipiga. Pipigaan po natin ito. Pero make sure naman po na huwag niyo naman pong tanggalin lahat ng katas kasi mawawala na yung totoong lasa ng ating kamuting kahoy. So, kumbaga sa 100%, magtira naman kayo kahit mga 40 to 30% na katas. So, ayan na. Natigaan na po natin siya. So, atin po itong paghiwa-hiwalayin. And then, maglagay naman po tayo ng tubig. 4.5 cups or 4.5 cups ng tubig. Then, ilagay natin ang 1¾ cups ng sugar. So, puti po ang nilagay ko dito. Kung gusto niyo po maglagay ng wash, pag-wash na lang kayo po. Atin po itong halu-haluin hanggang sa matunaw ang asukal. Totally matunaw ang sugar. At kapag tunaw na po ang asukal, ay ilagay na po natin ang ating live water or lihiya. So, meron po ako dito 1/2 teaspoon. So, nawawala po ang aking 1 teaspoon. So, gagamit po ako dito ng 1/2 teaspoon. Piting po natin dito ay 2.5 teaspoon o 2 kalahati. So, halu-haluin natin. And then, isasali na po natin ito sa ating kasama. Napakalambot na ito mga mamis. Promise. Gawin niyo itong recipe sa inyong pang negosyo. Tsak! Yayaman kayo. Pag nahalo na po ito, ito po ay i-divide natin into 4. Pero kung gusto niyo walang kulay, okay lang. Para kasi magustuhan din ng mga bata. Mga bata mahilig sa makukulay. Hindi nila alam kamuting kahoy pala yung kinakain nila. So, eto. Hatiin natin sila into 4. Kung gusto niyo po na mas marami yung kulay yellow or kulay pink, violet or green, pansyahin niyo na lang po mga mamis yung tingkad ng kulay na gusto niyo. Kung gusto niyo po ng medyo light lang or dark, go, go, go! Asyang pait mga mamis. Try nyo po ang recipe na to. Wala kayong pait na matitikman. Paglalagay po tayo dito sa isa ng ube violet food color. So medyo napatingkad lang po ang aking violet. And then ang ating buko pandan. Buko pandan pong flavor talaga ang ginamit ko. And then food color naman po. Kasi wala akong flavor na ito na strawberry. So, food color lang po yung ginamit ko. So, habang magsasalin po tayo ng ating mixture sa ating mga cups, ipapakulo na tayo ng tubig para pag natapos na tayong magsalin ay ready na ito para ating isa. So, may
po ito ilalagay sa molde. So meron po ako dito medyo malaki at may maliit. So malaki po yung gagamitin ko muna. So hindi ko po siya nilagyan ng grease niya or ng oil or ng whatever. So tubig lang pong bahaya. Hindi naman may tubig talaga. So binabal ko lang sa tubig and then nilagay ko dyan. Wala pong ano dyan, grease. Since kulang po yung aking cups na medyo malaki. So gagamitin po ako dito ng maliit. So isara na po natin ang aking pichi-pichi. Steam na po natin ito. Ito na mga around mga 25 to 30 minutes. Depende po kasi sa lakas ng apoy. Pero check-check nyo na lang po. Check nyo po ng toothpick. Check-check nyo po kung luto. Check natin. Ang toothpick. So kapag wala na pong dumikit dito sa toothpick natin, luto na po siya. Ayan, luto na po siya mga mommies. Palamigin po natin ito bago po natin ito i-roll sa malding coconut. Ayan, so malamig na siya. Ito na po i-roll natin sa ating grated coconut. Ayan, ganyan. Tignan niyo mga mommies. Ang lambot niya. Promise, ang sarap. Ang lambot. Perfect. Ayan, so i-roll lang po natin ito sa ating kinayod na nyog. Maganda ang ating pichi-pichi. Sobrang malambot siya. So, gawin niyo itong pang-negosyo mga mommies. Promise. Yayaman kayo. Okay. O, eto na. Pang-negosyo. Ayan na. Benta niyo na. Okay, so. Thank you po. Thank you for watching this channel, this video. Sana makatulong ito sa inyo. Sobrang sarap talaga. Sobrang sarap talaga, mga mommies. So, hanggang sa susunod po na aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe.